the first Philippine warship with subsurface capabilities as detected U.S. submarines in Philippine waters. In what is considered the first submarine detection in the 121-year history of the Philippine Navy, Deputy Admiral Robert M. Padrod revealed this Wednesday before the press in his exit interview as head of the Philippine Navy. He will retire in February. Defense Minister Delfin Lorenzana is very pleased that the Philippines was able to detect beneath the surface a vast sea area that the Philippine Navy was blind to, the Pohang-class corvette BRP Conrado Yap, donated by South Korea in 2019. Congratulations on the impossible Barong Marin with the capability of detection in submarines, Lorenzana said. I am glad that our ship is able to detect submarines. However, the defense chief said there was nothing extraordinary in finding foreign submarines there. Yang Mga Amerikano Osaka, Yang China. Palagino Magnagano Dian sa South China Sea, Yang Submarine A, Lorenzana said. Submarines from the U.S. and China are always frequent in the South China Sea, according to M. Padrod. The Philippine Navy was on its way to get its own submarine after he said President Rodrigo Duterte agreed to buy a submarine. In principle, Lorenzana, however, was a little more cautious, and said the acquisition of the submarine did not yet have its go signal. They want to load it up front, but we are still waiting because we are short of funds. Obtaining, operating and maintaining submarines is expensive, Lorenzana said. This will eliminate most of the defense sector budget, while there are many other assets needed in the military modernization program, he added. However, he understood the Navy's desire to be equal with its regional counterparts in operating subsurface areas. Malaysia and Singapore have submarines, while we don't consider we have a large maritime domain, Lorenzana said. They must until 2022 to start seriously considering acquisitions. When the Navy enters the third phase of modernization, even though the Navy really intends to buy it, it will be processed. We will consider the advantages and disadvantages of having a submarine, he said. Hey.
ang unang barkong pandigma ng Pilipinas na may kakayahan sa subsurface ay nakakita ng mga submarino ng US sa tubig ng Pilipinas. Sa kung saan ay itinuturing na unang submarine detection sa 121 taong kasaysayan ng Philippine Navy. Inihayag ni Deputy Admiral Robert M. Pedrad nitong Miyerkules bago ang press sa kanyang exit interview bilang pinuno ng Philippine Navy. Siya ay magretiro sa Pebrero. Natutuwa ang ministro ng Depensa na si Delphine Lorenzo na nanatagpuan ng Pilipinas ang ilalim ng ilalim isang malawak na lugar ng dagat na bulag ng Philippine Navy sa Pohang Class Corvette. BRP Conrado Yap na ibigay ng South Korea noong 2019, binabati kita ang imposible barong meron sa kakayahan ng pagtuklas at mga submarino, ani Lorenzo. Natutuwa ako na ang aming barko ay nakakakita ng mga submarino. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng depensa na walang pambihirang sa paghahanap ng mga dayuhang submarino doon. Yung mga Amerikano saka, yung China, palagi na magnagaano dyan sa South China si yung submarino, ani Lorenzo. Ang mga submarino mula sa US at China ay palaging madala sa South China Sea, ayon kay M. Pedrad. Ang Philippine Navy ay papunta sa pagkuha ng sariling submarino matapos niyang sinabi na pumayag si Pangulong Rodrigo Duterte na bumili ng isang submarino, ayon sa prinsipyo, si Lorenzo. Gayunpaman, ay medyo mas maingat, at sinabi na ang pagkuha ng submarino ay wala pa ring go signal. Gusto nilang i-load ito sa harap ngunit naghihintay pa rin kami dahil maikli kami ng pondo. Mahal ang pagkuha, pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga submarino, sinabi ni Lorenzo. Tatanggalin nito ang karamihan sa budget ng sektor ng pagtatanggol habang maraming iba pang mga pag-aari na kinakailangan sa programa ng modernisasyon ng militar, dagdag niya. Gayunpaman, naintindihan niya ang pagnanais ng Navy na maging katumbas ng mga rehiyonal na katapat nito sa mga operating subsurface area. Ang Malaysia at Singapore ay may mga submarino habang hindi namin isinasaalang-alang na mayroon kaming isang malaking domain ng maritime, sinabi ni Lorenzo na dapat hanggang sa 2022 upang simula ang seryosong pagsasaalang-alang sa pagkuha. Kapag ang Navy ay pumapasok sa ikatlong yugto ng modernisasyon, kahit na talagang balak ng Navy na bilhin ito, maproseso ito. Isasaalang-alang namin ang mga pakinabang at kawalan ng pagkakaroon ng isang submarino, aniya.